So mga kapatid, nakita nyo. Oh. Ang daming buhok. Marami siyang buhok, no. Napulupot sa mainis. Eh. Oh, Jesus. Ganun din pala dito mga kapatid. Alright. Welcome po sa ating channel, Cordobis Butingting. Sa lahat ng mga viewers na gustong matutong mag-DIY o kaya naman gusto magkaroon ng idea tungkol sa pag-aayos ng electric pan, ang channel na ito ay makakatulong sa inyo. Hindi lahat ay nag-share ng libreng kaalaman. Kaya pakishare na lang po ang ating channel sa iba at ang mga video natin para marami tayong matulungan. Marami pong salamat. Bali, pinapadala lang sa amin to na ayusin daw kasi sira na. So, yun. Titingnan natin mga kaputingting kung ano naging problema sa kanya. Meron ng ribbon dito mga kaputingting. Yun. So, mga kaputingting, nakita nyo. Oh. Ang daming buhok. Marami siyang buhok, no? Napulupot sa ilis, eh. Oh, Jesus. Ganun din pala dito mga kaputingting. Yun, no? Yun, mga kaputingting. Puno ng buhok. Yung kanyang ano, shafting. Dito pa lang, sigurado magkakaproblema talaga yung shafting dito. Hindi basta-basta itong ano, mga butin dito, yung buhok. Matin dito pag pumukulupot ito. Yun mga butin dito. Yan ang kanyang loob doon. Nabuksan natin. Yan pa. So, tingnan natin yung kanyang ano, kasi yung kanyang shafting ay mukhang intact pa. Oh, walang alog. Wala kang maramdaman na alog saka smooth pa. So, ang titingnan natin agad ay yung kanyang thermal fuse. Okay? Ngayon mga kapatinting, ito ang ating ginagawa natin na video ngayon mga kapatinting para lang to sa mga baguhan ha. Tulad ko, ayan. Pero kung ikaw ay biyasa na sa itong gawain, hindi na para sa iyo ito mga kaputingting. Yun, ang gagawin natin mga kaputingting, ihiga mo lang itong electric pan. Yan, depende ha sa mga gumagawa. Pero sa akin, ganun lang ginagawa ko. Inihiga ko lang, tapos binubuks na ano dito. Iba naman kasi estilo ng paggawa ng ano, electric pan. Basta sa akin, ito lang. Para walang masyadong gagawin. No? Yan lang, bubuksan natin, tapos alisin natin itong kanyang pipe. Yung pag nag-iikot, nagsuswing. Tapos, pag ganun lang, higa. Buksan dito. Yan, yung apat na tornilyo. Tigas. Hindi pa talaga nabubuksan yung mga tornilyo. Tigas eh. Sobrang tigas mga kapatinting. Sobrang tigas mga kapatinting. Tandaanin nyo lang yan. Kasi may mga wire yan na pwedeng matanggal. Ayun, oh. Kaya kailangan dandaan nyo lang. Tapos alisin nyo muna itong kanyang kapasitor. Ito yung mga kapatinting. Dito rin mag-focus. Tingnan natin dito kung saan yung thermal fuse. Okay? So, maging maingat lang yung mga kaputingting dahil yung kanyang bindings ay manipis. Huwag kanyang basahan. Yan. Kailangan maprektahan yung binding niya. Tapos yun, buksan natin to. Huwag lang kayo ng anong cutter. Itong linya ng kapasitor, tingnan nyo, doon nyo tutumbukin yung thermal fuse. Ayan o, dito siya dumaan o. Ito, tingnan natin to. Kasi magkarugtong po ito ng thermal fuse, yung kanyang isang linya ng kapasitor. Ito, yan mga kapatinting o, yung kabilang linya ng kapasitor, nandun yung thermal fuse. Yung line nung ano
9-1 doon. Tumakbo dito, dito. Yan, yun yung karugtong niya. Kasi yung isa nandun naman sa may switch. So, ito yung thermal paste, mga butingting. Yan, oh. Yan, mga butingting. Yan ang thermal paste. Dito, tagusan yan. 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 Yan ang mga butingting. Yan, kita nyo. Tingnan natin yan. Testing natin kung mayroong continuity. Okay? Yan mga butingting. Ito, continuity lang ating gagawin. Tingnan natin kung mayroon silang contact. So yun, testing natin to, ha. Yan, mayroon tayong buzzer na nakukuha, no? So mayroon siyang continuity dito, testing natin. So wala mga butingting. So confirm na ito ang problema niya. Thermal fuse. Okay? Adesin natin yung thermal fuse dyan. Yan. So ito yung mga butingting. So testing natin ulit ito kung meron bang continuity. So wala, oh. Yan. So ito mga butingting, pwede natin itong erekta. Pwede natin itong erekta dito. Ganyan. Pwede yan. So wala na siyang thermal fuse. Pwede yun. Kung wala kayo pamalit, ha. So dito, tingnan natin kung meron. Meron isa. Isa lang mga butingting. Yan o. Isang klase ceramic. Ito, testing natin. Kung meron ba itong continuity. Yan. Meron. Yan, meron mga butingting. Kapit natin dito yan. Ngayon, ang ating style dito, ay idikit natin ito sa may mismong winding para maramdaman niya agad yung init. Pagka nagkaganon, nagka-problema na naman, yun, automatic lang siyang makuputol yung ating thermal fuse. Ito mga butingting, ano ito, safety ito dun sa winding. Matulad dito kanina, tawag ito, marami siyang ano, buhok. So, pag uminit na yung winding ang todo, ito po yung kanyang thermal fuse ang puputok. Ngayon, kung i-recta natin to, wala tayong nilalagay na thermal fuse, ang tendency noon, ito yung masisira, yung kanyang winding. So, ang thermal fuse, mura lang, ito, mas mahal yung winding. Kaya, mas mahalaga na mayroon talagang thermal fuse para hindi ito masisira yung ating winding, hindi masusunog. So, yun pong kaibahan mga butingting. Sa walang thermal fuse, kaya mga butingting, testing natin dito sa ating analog, no? Analog tester. Yan natin kung makakuha na tayo ng palo. Yan. Dito sa kanyang plug. Dito yung i-testing nyo kung okay na bago natin ito i-close yung kanyang motor. Number 1. Number 2. Number 3. Yan. 0. Okay. So, okay na mga putinting. I-close na natin. Hindi natin kailangan ng ribbon to mga kutingting. Hindi natin lagyan ng ribbon to, no? Hindi natin kung bakit nilagyan niya ng ribbon. Okay naman yung kanyang mga clip dito sa lalim. Yan. Okay, testing natin mga kutingting. Number 1. Number 2. Okay. So yun lang mga butingting. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. Kung nakatulong man, paki-like and share na rin mga butingting. At paka-subscribe na rin para ma-update kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat. Bye.